Kumusta mga kapatid? Oras naman para sa another episode ng ating Bible Character Mas Kilalanin series. At sa series nga na to mga kapatid, ating susubukang mas kilalanin pa ang mga karakter sa Biblia at ating tingnan kung ano ang mga lesson na makukuha natin sa mga buhay nila. And for today's episode nga mga kapatid, muli pa ay makikilalanin tayong isa pa sa mga naging apostol ni Jesus. At yan nga ay ang praktikal, ang natatangi na si Apostol Felipe. Kaya mga kapatid, huwag na natin itong patagalin pa. Pasok! Intro! Mga kapatid, alam nyo ba na si Felipe ay hindi lang basta kasama sa unang 12? Dahil kasama rin pala siya sa unang 4 na tagasunod ni Jesus. Kumbaga nga sa basketball mga kapatid, kasali na siya sa first 5, pasok pa sa mythical 5. And bago pa nga magsimula ang journey niya with Jesus, meron na talaga siyang kaklose sa mga magiging apostol. At yan nga ay si Nathanael. At malaki ang possibility na sabay nag-aral ng Old Testament ang dalawang ito. Kaya bago pa man siya maging tagasunod o bago pa man niya makilala si Jesus, ay meron na siyang alam sa mga katuruan ng mga Hudyo. At maging ang mga propesiya ng propeta about sa Messiah. Actually mga kapatid, kagaya rin ng kay Judas, wala rin tayong ganong alam or mababasa about sa tao na to. Commercial mga kapatid, kung gusto nyo rin mas makilala pa si Judas Iscariote, i-click nyo lang yung lalabas sa taas and also maglalagay ako ng link doon sa description. Thank you! Si Felipe ay isang Hudyo, but his name Philip is a Greek word or Greek name. At walang nakakaalam kung meron nga ba siyang pangalan sa salitang Hudyo. At siya ay mula sa Bethsaida, kagaya rin nina Andres at Pedro. At ito mga kapatid ang pinakaastig na moment sa buhay ni Felipe. Kung ang ibang mga apostol ay nakilala nila or nakilala sila ni Jesus sa pamamagitan ng mga tao or pangyayari, ibahin mo si Felipe, Jesus himself, Jesus personally. Approach him. Astig, diba? Maybe Jesus saw something great or unique inside of him. Nakagaya mo rin kapatid, meron ding iniligay ang Diyos sa iyo na something great and unique. Ang kailangan mo lang ay matuklasan yon. Siyempre, sa tulong din niya. Dahil din mga kapatid sa naging actions niya, after niya makatagpo si Jesus na nakasulat sa John chapter 1 verse 45, masasabi nating Philip have a heart for evangelism. Dahil hindi niya makontain yung joy na nararamdaman niya at gustong gusto talaga niya itong ma-share din sa iba, especially sa kaibigan nga niya na si Nathanael, na magiging apostol at tagasunod niya din Jesus sa pamamagitan ng buhay niya. At isa nga sa mga katangian na mapapansin natin kay Apostol Felipe mga kapatid, ito ay ang kanyang pagiging praktikal. Dahil alam niya kung paano gagamitin ng husto or mamamaximize yung mga resources na meron sila. Kung usapang pera nga mga kapatid, magaling siyang mag-budget at magaling din siyang mag-desisyon kung ano ang dapat gawin sa mga sitwasyon na kinalalagyan or mga problema na kinahaharap nila. Nasa tama yung diskarte niya. Hindi yung basta diskarte lang, di basta masolusyonan lang. Ang katangian ni Apostol Felipe nga na yan ay mababasa natin mga kapatid sa Book of John chapter 6 verse 1-14. At ito ay nung pinakain nga ni Jesus ang 5,000 tao sa pamamagitan ng 5 pirasong tinapay na sebada at 2 pirasong isda. Amazing! Ganyan kaastig si Lord. Mga kapatid, ang aral na mapupulot natin sa buhay ni Apostol Felipe ay ang mga ito. Number 1, be a good manager. Huwag kang ubos biyaya, kapatid. Aralin mo ang wasto at tamang paggamit ng mga bagay na meron ka, higit lalo yung mga resources na talaga namang kagamit-gamit sa'yo. Kagaya ng time na hindi mo na maibabalik kapag napalipas mo na. Masakit at mabigat ang dala ng paghihinayang sa mga oras na ating pinalagpas. Kaya, gamitin natin ito sa makabuluhan at productive na bagay na para bang wala ng bukas. Number 2, be good in decision making. Kapatid, sa pagdedesisyon, aralin mo munang mabuti ang iyong sitwasyon.
bago ka magreaksyon. In short, wag puro emosyon. Dahil tandaan mo to kapatid, anuman ang kilos na gawin mo sa pagharap sa iyong pagsubok o mga obstacles na iyong kinaharap, ay pwedeng magkaroon ng malaking epekto sa buhay mo. Pwedeng positibo, pwedeng negatibo. At ang pangatlong lesson na mapupulot natin sa buhay ni Apostol Felipe ay God put something in you. May inilagay na gift ang Lord sa iyo, sa loob mo. Bagay na magagamit mo to be the best version of yourself. Version ng sarili mo na talagang ginawa ng Diyos para sa iyo, para maging ikaw. And also, that gift, that thing makes you unique. Kapatid, okay lang na matakot. Okay lang na mapagod. Okay lang na magpahinga. Okay lang na huminto paminsan-minsan, basta huwag ka lang susuko. Kapatid, okay lang din na hindi ka okay dahil tao ka lang. Kailangan mo din magpahinga. Basta pagkatapos, ituloy mo din ang laban. Dahil kapatid, habang gumigising ka tuwing umaga, it's a sign that you still have a chance, another chance, para trabahuhin na makaalis sa sitwasyon mo ngayon or palaguin pa kung ano na yung meron ka ngayon. Hanggat humihinga ka, senyalis yon na hindi pa tapos ang iyong mission. First, to serve God, and second, para maabot ang iyong best version. Kapatid, hindi ka ginigising araw-araw ng Diyos para saktan at pahirapan. Ginagawa niya yon para muli ay bigyan ka ng pagkakataon na muling makabangon. At ipakita sa'yo na kailanman ay hindi siya nagpapabaya. Kapatid, hindi totoo ang kanta dahil hindi natutulog ang Diyos. Lagi siyang nandyan. Lagi mo siyang kasama at lagi ka niyang nakikita. Magtiwala ka lang sa mga plano niya. Although hindi mo pa ito nauunawaan sa ngayon, pero lagi mong tatandaan, anuman yon, siguradong makakabuti para sa'yo. That's it for this video mga kapatid. I hope and pray na sana tayo ay may natutunan, na-inspired at nabuksan ng ating mga isipan sa ating mga napag-usapan. At kung na-enjoy nyo ang video natin na to, huwag nyong kalimutang i-click ang subscribe button at ang bell notification para naman ma-update kayo sa mga susunod pa nating mga videos. This is Alfred and see you again here at Alpha Go Vlogs.